ito pong pagbubukas, pagpasa po nung tinatawag pong K-12 na ito po yung nag-cure po doon sa ating deficiency sa ating education system kung saan may junior at saka senior high school po ngayon. At kaparehas na po tayo ng lahat ng bansa pagdating po sa number of years sa ating pong education system. Kaya ngayon po, in the process po kami ng pag-prepare sa implementation po ng K-12. Palalakasin po ang vocational and technical courses, meaning subjects po, para po pagdating po ng senior high school, meron na pong sapat na kaalaman para makapag-decision po ang ating mga estudyante kung ano po ang further education or training na kanilang kukunin. Pero may deliberate policy objective po na magkaroon ng strong bias in favor of vocational and technical courses kasi po employability po ang gusto natin na ma-attain. Mas madali po kung you go through that and then pursue whatever higher education naman na talagang pinaplano nyo. So you study and you earn at the same time. Ito po kami ni Secretary Armin na kung may magpo-qualify po sa mga nakapasa sa licensure examination na kinundak ng PRC, especially the recent one, at willing po sila to do some qualifying requirements po, then pa-prioritize po sila doon sa existing vacancies for this year kasi up to 2016 po ang mga vacancies po eh. Yung 40,000 po is up to 2016. Kasi nga po nung nalaman ko na meron nang nakondak na exam dito ang PRC at may passers na, eh, ang pumasok po talaga kagad sa isip ko yung kung merong vacancy doon, mabigyan po kayo ng opportunity kung interesado po kayo na mag-apply. So, since kami na po ni Sec. Armin na makausap, madali naman po siya nag-assign na ng tao na tututok dito. At natutuwa din po si Presidente na competitive na po yung sa Magen Public School po yan. Teaching and non-teaching personnel po yan. Sabi nga po ni Sec. Armin, titingnan din natin Sec. Linda na kung hindi sila po pwede agad-agad doon sa teaching, pwede naman sa non-teaching. So competitive po yung salary and benefits sa mga sinusweldo niyo po dito. Yun nga, malapit kayo sa pamilya, you can practice your profession. And then, of course, maaalagaan din ho ninyo inyong mga anak na sa halip na anak ng mga ibang pamilya ang inyo pong inaalagaan dahil kasama po nila kayo.